nakaraang linggo lang, nasaksihan natin kung gaano karami ang mga global Pinoy pagdating sa financial education. I'm very grateful to have been invited here, of course, by IMG no less, to fly all the way from Manila to Queen Sirikit here in Bangkok, Thailand. Higit sa 8,000 Filipino financial educators lang naman ang lumipad para sa international convention ng IMG sa Queen Sirikit sa Bangkok, Thailand. Dito ko nakilala ang financial educator at pinakabatang milyonaryo ng IMG, ang 28-year-old at dating seaman na si Dave Vallejos. Dito sa Thailand, pinarangalan si Dave bilang number one financial literacy campaigner. Dahil sa dami ng kanyang natulungan at sa laki ng team na binuo, mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Tubong na bunturan Davao de Oro si Dave, pangalawa sa apat na magkakapatid. Simpleng may bahay ang nanay at pulis naman ang kanyang tatay. Pero ang maayos nilang buhay noon, nagbago dahil sa isang trahedya. Inambush ng mga NPA ang tatay ni Dave habang papunta sa kanyang trabaho. Dave, ano yung pinakamahirap na bahagi ng buhay ninyo noong yumaon na yung tatay mo at tanging yung nanay mo na lang ang tataguyod sa buong pamilya? Napakahirap sa time na yun kasi maliliit pa lang kami. So, yung mama ko, yung kumbaga nagtaguyod talaga sa family namin. And napakahirap ng adjustment namin kasi naalala ko dati, nagkabaon-baon kami sa utang para lang talaga makapag-aral kami. Maagang namulat sa hirap ng buhay at kakapusan ng pera ang nooy 9 taong gulang pa lang na si Dave. Kasakasama siya ng kanyang nanay sa palengke, nagtitinda ng isda. Hindi sapat yung kita ko sa palengke kasi ang anak ko 3. Nagrinta pa ako ng bahay. Napipilitan ako ng utang ng 5-6 at kahit saan-saan ako mag-utang, pang kapital ko sa isda. Nakita ni Dave ang mga pagkakataon na sinisingil ang ina ng mga pinagkakautangan nito at parating kapos sila sa pambayad. Maraming beses kami hindi nakapagbayad ng renta pero dumating sa point na yung landlord namin is sinarado na talaga yung bahay namin. So, pinagmumura-mura niya yung mama ko, galit na galit siya sa amin. And yun, napadlock na yung bahay, hindi kami makapasok. Kailangan kong dumaan sa bintana para lang makakuha ko ng mga damit namin. Nakitira kami sa bahay ng tita. Dahil dito, nagsipag si Dave sa pag-aaral at naging madiskarte. Tapos ng eskwela, nagtitinda rin siya ng kakainin sa palengke. Siya niya yung hirap na buhay pero marunong na siya mag-ipon. Mag-business siya, magbaligya siya sa eskwelahan ng mga junk foods, mga kakanin. Parang lang makaipon siya nga, hindi na siya umaasa sa akin. Bata pa lang, naging ugali na ni Dave ang pag-iipon. Gusto raw kasi nitong bumili ng magandang bahay para sa kanyang nanay. Isang pangarap na bitbit niya mula pagkabata. Gusto rin niyang mabayaran ang lumolobong utang ng kanyang ina na umabot na noon sa 500,000 pesos. At ang naiisip niyang solusyon noon habang lumalaki ang pagiging seaman. Naging scholar at gumraduate ng cum laude si Dave sa kurso ng BS Marine Transportation at sumampa sa barko noong 2015. So bakit seaman ang naisipan mong pasukin nung una? Parang naging impluensya ng tito ko. Kasi yung tito ko po, kapatid ni mama, isa siyang seaman. And habang lumalaki ako, nakikita ko ang laki ng bahay nila. Parang ang yaman nila. Sa tingin ko pa nung time na yun, siguro ang laki ng sinasahod nitong tito ko kasi hindi sila naghihirap ng pera. Naghihirap sa pera. At the same time, yung mama ko din nangihingi ng tulong sa kanya nung time na naghihirap kami sa pera. So, may opportunity na merong scholarship na ino-offer para maging seafarer. Grinab ko po yun. And nag-take ako ng examination and nakuha ko bilang scholar.
Pero hindi pala sa pagiging seaman matutupad ang mga pangarap ni Dave. 2017, sa isang financial class, natutunan niya ang mga konsepto kung paano niya mas mapapalago ang pera na kinikita sa pagbabarko. Nagkaroon siya ng financial wake-up call at kinarir talaga ang pagiging financial educator. At gaya ng pagsakay sa barko, narating rin niya ang iba't ibang panig ng mundo bilang IMG member. Nagtuturo at tumutulong sa mga kababayan natin kung paano makakalaya sa utang at makakapag-ipon ng tama. Hanggang sa unti-unti niyang naabot ang mga pangarap para sa sarili at sa kanyang pinakamamahal na nanay. MGP1, Dave Vallejo. Pinagawan niya ng dalawang palapag na bahay ang kanyang ina at mga kapatid sa Davao. At nabayaran rin niya ang halos 1,000,000 utang ng kanyang nanay. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi siya ang nagbabayad sa utang ko. Siya ang nagpawala sa stress ko. At siya ang nagbigay sa bahay namin sa mga kapatid niya. Nga ngayon, dito na kami nakatira sa bahay niya nga ginawa. Nakabili na rin si Dave ng commercial lot sa Davao at dalawang condo unit sa Makati. At noong isang taon lang, sa isang simpleng seremonya sa Manila Yacht Club, ay ikinasal siya sa kanyang nobya. Si Kai Zircon ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang pride ng Davao na si Dave Vallejos naging milyonaryo sa mura nitong edad. Pero paalala niya sa lahat, tulad ng pag-iipon, pinaghihirapan ang lahat. Walang shortcut sa pag-aabot ng ating mga pangarap. Wow! Congratulations sa Maniangas Millionaire! Ang dami mong natutulungang Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide, true global Pinoy. Yes po. Hindi so ba? Ano po talaga, no? Sikap talaga, tsaka prayer. Kasi napaka-importante na hindi ka talaga susuko sa kahit anong hamon ng buhay. At tsaka kung yung intention mo talaga is tumulong sa tao, no, you will be blessed. Kasi wala po tayong ginagawang mali eh. Actually, ang gusto ko din sa IMG is napakaganda ng mission ng IMG. No? Yung mission yung gusto ko dito. Kasi pag ginagawa mo yung mission ng IMG, yun yung pag-share kung ano yung good news, ano yung kagandahan ng mga benefits. Yung commission, pumapasok na lang po yan. Rashes.